guys, ngayong araw na to, magkukulay po tayo uli ng buhok at ang gagamitin natin ngayon ay burgundy red. Yan. Tayo na't mag-section uli ng buhok. Yan. I-section natin ang buhok ng maayos guys para ang pag-a-apply natin ng gamot is maayos din. Kasi ibang kasing hairdresser, mga apply lang ng apply na walang sectioning. Mali po yun. Huwag natin gagayahin po yun. Ganyan guys. Section lang tayo ng maayos para maayos yung trabaho natin. Kagaya ng dati, half inch away the scalp. English na naman tayo kahit mali-mali. Go lang. Para hindi dumampi sa anit. Kasi iwa-wash out po natin uli. Kagaya ng mga naunang video. Wash out po natin para ma-achieve natin ang kulay na gusto niya. Yan guys. Apply lang po. Maninipis lang dapat ang kuha para lahat ng buhok ma-applyan po natin. Yan guys. Section lang natin ang section hanggang ma-applyan po natin lahat ng buhok niya. Kailangan lahat ng part ma-applyan natin ng gamot. Yan lang guys. Huwag natin masyadong ilalapit sa anit kasi baka kumati uli yung anit niya. Yan. Hintayin lang natin siya matapos hanggang sa maubos natin yung pagsisectionin ng buhok. Pagpasensyaan nyo na yung pagsasalita ko guys ha, kasi alam nyo naman, first timer, bago lang tayo dito sa YouTube, kaya hindi pa tayo masyado ano sa pagsasalita dito sa video. Sorry guys. Pero siguro naman naiintindihan nyo naman yung mga sinasabi ko. Ayan. Ganyan lang guys. Apply lang po tayo ng apply. Para maganda. Kung gusto nyo kasing kulay yung pulang-pula, kailangan ma-achieve natin yung kulay na gusto niya para bumalik-balik sa atin yung mga customer. Kasi nagpakulay yata siya sa iba, hindi yata nasunod yung gusto niya. Kaya susubukan niya tayo kung masusunod yung gusto niya. Siyempre, ibibigay natin yung best natin. Kasi para sa susunod, tayo uli yung kukontakin nila. Yan, ganyan lang guys. O, diba? Mabilis lang. Kaya kayo mga baguhan ng mga hairdresser, huwag kayo matatakot mag-handle ng buhok ng customer. Basta't nasa tamang proseso lang kayo, tamang pag-a-apply ng gamot, magiging hindi man totally 100% perfect ang gawa, pero maayos na maayos yung gawa. Yan ang pinaka-importante guys, kasi wala naman perfecto sa mundo, no? Diba? Parang meron akong supervisor, si mother, nanonood sa akin. Challenge po yan pag may nanonood. Kailangan, mas galingan mo pa. Yan. Mamaya tanungin natin ang ating supervisor na si mother. Kung okay po ba yung apply natin, application ng gamot natin sa buhok ng anak niya. Yan. O, diba guys? Padali lang. Huwag kayong kakabahan pagka nag-apply kayo ng gamot. Basta huwag nyo lang munang i-apply ang gamot sa anit. Yan o. Diba? I-massage nyo yung gamot sa buhok para yung as in sa loob talaga mismo makapasok yung mga gamot. Ganyan lang guys. Madaling-madali lang. Kung mga may tatanong kayo sa akin regarding sa mga color,
mag-comment lang po kayo sa comment section at mababasa ko naman po lahat yon at sasagutin ko lahat yung mga tanong nyo. At kung may mga gusto kayong ipagawa na kulay, sabihin niyo lang po ako para magawa natin ang video. Yun lang guys, oh, huwag kayong magmamadali mag-apply ng buhok, ng gamot. Kasi kahit paunti-unti, matatapos at matatapos nyo pa rin yung trabaho nyo. Huwag kayong gagaya sa mga professional daw na kahit walang sectioning, wow! Is okay lang. Pero mali po yun. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Trabahong tamad po yun. Ito na guys, na-applyan ko na lahat. Yan, hinihintay na lang natin na umipek yung gamot sa buhok niya. Pero nakikita natin, di ba, medyo umipek na siya. Yan, hintayin lang natin siya hanggang sa mag-brown na siya lahat. Pag nag-brown na siya lahat, is ready na natin siya banlawan. 2,000 years later. Ito na guys, nag-brown na siya lahat. Kita nyo ba guys, nag-brown na siya lahat. Pagtagalin lang natin siya ng mga ilang minuto para ma-applyan natin siya ng red. Pero hindi ko na maibibideo yun. Ito na guys, ang final look ng ating mga ginawa kanina. Sana magustuhan nyo at may natutunan kayo kahit papano. Please subscribe to my channel, Karaig TV. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Salamat!